HR, madam! At nandito nga tayo today. Wait lang, ayusin natin to. So, nasa province tayo. Nandito tayo sa hometown nila, baby boy, sa Quezon, sa Lusakan. At alam ko, maraming naging concern, maraming nag-comment, maraming naging reactions na nakita nila yung video na pinakita ko si Kush. Ang daming nang bash, ang daming may mga sinabing kung ano-ano. But of course, at the end of the day, it's how you take action again and kung paano ka maikinig sa mga sinasabi ng tao. And na-explain ko na din naman na yon that we are doing something about it. Pero yun nga, yung nakita sa video, hindi pa masyadong klaro, hindi pa napaliwanag na mabuti kung bakit ganon. But now, ayoko na magpaliwanag, ayoko na maraming dada, papakita ko na lang sa inyo, si Kush at ang kanyang bagong house. Boy! Si Kush! So pinagawa namin siya ng house, natapos na siya. So unfortunately, hindi ko lang na-vlog agad because hindi kami nakaka-uwi dito ni Baby Boy. So when I posted that video, ongoing ang construction nito. Then after a day or two, natapos na din naman yung bahay niya na bago. So ito na, sobrang lawak na, sobrang luwag na. Nakakilos na siya ng maayos. At malamig dito sa area niya. If you can see, may mga puno. So marami din nag-express ng concern na dapat malamig, dapat ano, naka-aircon. Alam mo, unfortunately, it's not something na alam niyo yon. Hindi siya yung realidad ng buhay. Maging ano na tayo, maging straight to the point na tayo. Yung house nila Harold dito, hindi mansion. Hindi din siya centralized yung air conditioning. Alam niyo yon, this is the province. And kung sinasabi niyo mainit, hindi. Malamig dito actually, di ba? Di ba, babe? Yan. So, naman sabi mo, I really like the new house. Ang ganda. At sobrang lapad. Pag nag-asawa si Kush, kasya sila dyan. Oh, nakakatayo siya. And because of that, sinapakita din yung ano, yung sinasabi kong house nila Harold. Gusto ko din ipakita sa inyo just so mabigyan ko kayo ng tour. Ako yung magiging tour guide niyo. First time namin gagawin to. Si Baby Boy actually before nahiya siya, di ba? Nahiya siya ipakita yung house nila. But, bahay namin. Oo! Ay, oo. Nag-agree ako. Pero what I mean to say is, you deserve to see it also kasi hindi pa namin ito nagagawa. Hindi pa namin kayo natutour. But this video will be an exclusive tour, house tour to the Baby Boy. So ayan, nandito tayo sa Chaong, Quezon. At papasukin natin ngayon yung bahay nila, Baby Boy. So dito muna tayo sa pinakakanto. So to my right, this road will lead to the palengke. Andyan yung palengke. Diyan nagtitindi sa inay ng kanyang mga food. Dati. Dati. Hindi na ngayon because nag-aalaga na lang siya ng kanyang mga apo. So retired na si inay. Almost 90 years siya doon nagbenta. Almost 90 years siya doon sa pwesto nila. Yung pwesto nila ngayon, pinaparent na lang nila. So at least, di ba, may income pa rin. At dito naman, dito nag-start yung kanilang area. So dito na sila po. May maliit na tindahan dyan. Tindahan niya ng tita niya. If we go straight, ayun yung bahay. Tara, let's go. Maraming chicken dito dahil mahilig yung... Mahilig si ama sa chicken. Alagi siya ng chicken. Here, pagpasok na pagpasok natin, kitchen. So ito yung kitchen. Nandiyan si nanay. Naghahanda ng food. Dito sila kumukuha ng water. This is the ano? Poso. The poso. Sa Ilonggo, bumba kasi yung bumba. Bumba din naman tayo dito. Oh, so dito sila, dito nagluluto and all. And then, dito lang inay. Tapos dito, when we go straight, maganda dito. So dito sa part na to, nandito naman lahat ng mga halamang alaga ni Kuya Vincent. Pinsan ni Harold. So yan, ang daming halaman. Yung mga fish, ayun. Fish pond nila, more fishes. Andito yung mga iba pang plants and all the others. Kasi dito sa kanilang compound, dalawa yung bahay. Yung bahay ng kanyang tita, on this side, and dito yung bahay naman nila, Baby Boy. So ito yung bahay nila, Baby Boy. Diba? So pagpasok natin, ito yung parang veranda. Veranda. Parang? So ito yung parang veranda. Parang yun naman. Hindi ko lang gusto tawag. So ito yung makikita nyo. Dito yung mga sofa. Masayap dito kasi malamig dito tumambay. Dito ako tumatambay every time nandito kami. So after this, pasok mo tayo. Ito na yung pinaka main house. So ito na yung main house. So this is the sala. Si Totie. Tsaka
ako si Kuya Henry. Hi, Kuya. Magay ka, Kuya, sa vlog. May kita ka nila. Ayan. So, and then, ito yung mga picture. Ito yung si Harold nung wala pa siyang alam sa buhay. Kaya, tapos ito yung si ate niya, si Hazel. Tapos, ayan. So, mga 1,000 steps pa. Sa akin ang bahay namin, ha? Mansion. Dito naman yung dining area. So, this is where we eat. Ayan. So, naggawa si Harold ng nachos today para merienda namin. Pero gabi na eh. So, ano siya? Pulutan. Merienda slash dinner slash pulutan. Lahat na. Dito na yung ref. So, ito na. Basically, this is how simple life is here. So maraming nagsasabi, maraming nagja-judge agad. They don't understand the story. Na dapat sa loob siya ng bahay. Dapat naka-aircon yung buong bahay. Alam niyo guys, sometimes you have to make adjustments. Sometimes you compromise. As you all know, si Kush galing talaga yan sa amin. But because we moved another place, sa condo na hindi naman siya pwede doon, and the space is too small also, wala mong paglagyan sa kanya, wala kaming choice but to bring him here kung saan maaalagaan siya ng family ni Harold. And Kush has brought so much joy already sa family nila. Lalo na kay Ama, because nagkaroon siya ng bagong aalagaan na pet. Mahilig kasi siya sa pet. Kanina, nandito ulit tayo. Bumalik ulit tayo dito kasi mas malamig dito at mas masaya. Ayan si Kuya Vincent. Kuya Vincent, say hi. Ayan na. So, ayan. This is basically it. Ito na. This is the simplicity of life here. Ang tahimik. Masaya yung family. Nagmamahalan sama-sama. Everyone's here. Walang stress. Just the typical provincial life na mabagal yung pace ng pamumuhay. Unlike sa Manila na everyday is just so stressful. Everyday ang bibilis ng galaw ng lahat-lahat around. So, yan yung house tour natin. That's the simplest house tour siguro na magagawa natin. So, syempre yung mga kwarto, hindi na natin papasukin. The other room, yan naka-aircon yan kasi nandiyan si Mama, yung lolo ni Harold na bedridden na. Si Harold is also like me, he's also a lolo's boy. Lumaki din siya sa lolo niya. Lolo niya din nag-alaga sa kanya. And pinaka-close niya din talaga yung lolo niya. But now, because you know, as years go by, syempre, mga taong mahal natin sa buhay, tumatanda. Unfortunately, he doesn't have the strength anymore to, you know, na maging active kasi matanda na nga. So, nandiyan siya. But he can move, he can talk. Just like he can move, he can talk. And he's really strong pa. Matatag pa siya. And you know, 85 years old. So, dyan na siya. Siya lang yung naka-aircon dyan. So, ayan, gabi na. Anong oras na ba? 10:40. Usually, if we're here, umuwi kami ng mga 11 or 12 sa Metro Manila. So, I hope na-enjoy niyo yung house tour. Hindi si Baby Boy yung gumawa nun. Baka marami yung magtanong kasi alam niyo naman, pag kinutukan niyo to ng camera, ito shut up na siya automatically. Kagaya nito, hindi siya nagsasalita. Down na. Ako sinita ka na yun, sabi mo sa house tour. Ganda-ganda. Ang ganda ng ano ni Kush, no? Yung kanyang kulungan, diba? Ang ganda ng ano ni Kush, no? Yung kanyang bagong house. I really like it. Tsaka ang ano niya, ang social. Oo, I'm just so happy with it. Kahit magka-asawa na siya dun. So, expect na natin, baby, na may magko-comment at magko-comment pa rin dahil alam mo naman mga tao. So, we showed you around, basically, just to give you a better understanding of what life is like here. And yung life din ni Kush, kasi diba, yun naman yung importante. We know that we love Kush, we know how to take care of Kush. I'm pretty much sure na sobra-sobra din yung pag-aalaga sa kanya dito. Ama at inay. Ang social nga niya, di ba? Bagong groom nga siya. Oo. Bagong groom siya. Sabi ko nga dyan, there are people na alam mo talagang concern. There are people na nag-express talaga ng concern nila. Nagbigay ng suggestions. So there are those talaga na wala lang. Nag-spur out lang sila ng hate. Yung masabi lang nila. May masabi lang sila. Oo. Without really knowing the entire story. Without really, you know, knowing the person or the people behind that story. Kung ano man yung pinagdaanan or kung ano man yung setup, kung ano man yung sitwasyon. Basta lang sila maka-hate. There's a part of us na nagsasabi na don't judge us kasi hindi nyo naman alam. But also, there's a part of us na nagsasabi na normal yan. Because, you know, this is our life. You see us every day. You see our lives. You get a sneak peek of our lives every day. And hindi namin masisisi kung merong mga tao ganyan. Mas, ewan ko, maybe they feel better or they feel good about themselves pag may nasasabi silang out of hate, diba? But yes, maraming salamat pa rin, syempre, sa lahat ng nag-comment ng magaganda. Sa lahat ng nag-express ng concern nila, yung genuine talaga na alam talaga namin from, ano, no, from beginning to end, talagang they support us, they support me, they support Baby Boy. This is just the beginning of everything.
And so ngayon pa lang, maraming salamat talaga from the bottom of our hearts. So ito yung itsura namin ngayon. Papakita ko lang quickly. Ayan si Toti. Si Injap. Injap, say hi. Ayan, mga pamangkin niya ni Harold. Si Kuya Henry. Ay, Kuya. Si Bulado. Pero ito na yung name, Rudel. Bulado yan yung inaano namin. Tinatandem kay Jessica at kay Ayu. Sila yung love team. So, ayan, maraming salamat sa pagsama sa amin. So, uuwi na kami ng Maynila. And you know, tomorrow is Monday. I wish you all a happy Monday. I wish you all a very productive Monday. Yes, laban lang. Magkita-kita ulit tayo sa isa na namang vlog bukas. Ito pa rin, syempre, ang inyong nag-iisang pambansang madam kasama ang kanyang nag-iisang pambansang baby boy. Bye!